Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, sa aking mga kababayan, sa aking pong mga kababayan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at sa iba't ibang lugar ng ibang bansa. Kumusta po ang bawat isa? Tunay po na sa ating panahon ay napakarami pong iba't ibang pagsubok na dumating sa ating kapaligiran. Nadyan pa rin po ang COVID-19. Nadyan po at dumaan ang iba't ibang sakuna. At nakikita ko natin ang kapaligiran natin na para bang ito ay pasama ng pasama. At sabi ng iba ay saan na ba talaga hahantong ang mundo na ating ginagalawan. At ngayon po ay samahan niyo po ako sa isa na namang pagtalakay na natin sa buhay dito po sa ating source of strength. At dalangin ko nga sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos na tayo po ay mapalakas. Pag-usapan po natin ang patungkol sa kahalagahan ng ating pananampalataya. Kasi ito pong panahon nga na ito, kung wala po tayong kinasasaliga ng ating pananampalataya, parang mawawala na ho tayo ng pag-asa. Subalit salamat sa Diyos na pwede ho siyang pagsaligan talaga ng ating paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya. Ngayon, ano ho ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Sabi ho dito sa Hebrews chapter 11 verse 1 sa atin na pong sariling wika, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So yun po yung pananampalataya. Parang inaasahan natin, hindi pa natin nakikita, pero pinaniniwalaan po natin, pinananampalataya na natin. Bakit po mahalaga ang pananampalataya? Sabi po ng Hebrews 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Tingnan po natin yung mga halimbawa ng mga tao ng Diyos na sumampalataya at patuloy na nananampalataya, at hanggang sa sila ay mamatay ay nanampalataya sila na mayroon pong napakagandang pangako ang Diyos. Dahil minsan sa daigdig na to, sa dami nga ng pagsubok na ating kinaharap, parang parabagang wala ng pag-asa. Subalit sa Diyos, lagi pong meron tayong pag-asa at meron po tayong hindi nakikita na pangako ang Diyos na tiyak na magaganap. Ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 10, si Abraham po ay matapat na naghintay sa isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Ano po? Hinintay po ni Abraham yon sa kanyang kapanahunan at siya po ay nananampalataya na iyon po ay magaganap. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 24, dahil sa pananampalataya sa Diyos, tumanggi si Moses nang siya ay mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari ng Ehipto. Inibig pa niyang makihati sa kaapihan na dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandali ang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Yun po yung pananampalataya. Ano, na talagang, di ba, siya ay pinalaki ng anak ng hari, ng prinsesa. Subalit, tinanggihan niya po ang kalayawan ng sanlibutan. At yun din po dapat ang ating gawin. Tayo po na mga nakakilala sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoong Hesus, tumanggap na sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, bilang siya ay kinilala natin na Diyos, Hari, tagapagligtas ng ating buhay, mga magulang at mga kapatid. Laksan po natin ang ating loob. Ano man ang naganap, maaring may mga, yun nga, ito mga parang halos sa sunod-sunod na bagyo na naranasan ng ating bansa.
at yung iba ay dahil sa COVID nawala ng trabaho, ay magpatuloy po tayo manampalataya sa Panginoon. Dahil hanggang sa mawala po tayo sa daigdig na ito, ano man po ang mangyari, meron pong sinasabi dito na yun nga, isang lungsod na ang nagplano at ang nagtatag ay ang Diyos. At yan po ay darating. No? At ang sabi po, ito po hinihintay ng mga naunang mananampalataya at siya pong hinihintay natin na siya po nating pinananampalatayanan, pinaniniwalaan na magaganap sa darating na panahon. At ang sabi po sa pagwawakas ng panahon, ang sabi po sa Pahayag 21 verse 2, at nakita ko ang isang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal, maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Yun po ang tinatawag na banal na lungsod, banal na siyudad na inaasahan ni Abraham, isang lungsod na Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Yun po ang tema dito po sa Hebrews chapter 11 na tayo po'y nagtitiwala na mangyayari ang mga bagay na ating pong inaasahan. Mangyayari po, isa pong katiyakan na mga bagay na tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Isa po itong tema na pinag-usapan dito. At ito po ang magbibigay sa atin ng lakas. Ano man po ang pagsubok na ating nararanasan, kung ang buhay po natin ay nasa Diyos, nasa Panginoon, darating ang Diyos, ano? Darating ang araw na meron pong isang banal na lungsod na ang Diyos mismo ang nagtayo, ang bagong Jerusalem nagbababa na mula sa langit. Hindi lamang po ang bagong langit at ang bagong lupa, kundi meron pong isang holy city na naglagay ng foundation at ang builder mismo ay ang ating Diyos. Kaya sa Kanya po natin ilagak ang ating pananampalataya. Sabi po ng Panginoong Hesus, sabi natin, Pastor, paano ko ilalagak ang ating pananampalataya? Ilagak po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus na nagsabi, ako lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Walang makakapasok sino man sa banal na lungsod na ito maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siya ang namatay para sa ating kasalanan. Siya ang ating pananampalatayanan. Kaya anuman po ang pagsubok, anumang hilahil, anumang dumaan sa ating buhay, huwag po tayong mag-alala habang ang pananampalataya natin ay naka-anchor, naka-angkla sa ating Panginoong Hesus. Mayroon po tayong buhay na pag-asa. Mayroon po tayong inaasahan na hindi nakikita, na darating. Ganyan po ang pananampalataya na magpapalakas sa atin. Nawa po, napalakas tayo ng kanyang salita ngayon. Tayo po'y manalangin. Suko po natin ang ating buhay sa Panginoon. Sabihin po natin, Panginoong Diyos, sa iyo lamang ako nananampalataya. Sa iyo lamang ako, Panginoong Hesus, nagsusuko ng buhay. Ikaw ang aking Panginoon, ang aking Hari, ang aking Diyos. Salamat po, Panginoon. At Lord, salamat po. Pagpalain mo po aking nakasama ngayon, maging ang aming bayang Tagig, maging ang aming bansang Pilipinas. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ako po'y lagi nagsasabi sa inyo na ang Diyos ang atin pong kalakasan. Sa Kanya po nang gagaling ang ating katatagan. He is the source of our strength. Amen. God bless you po.